Sinabi ni Moira na si Carlos ay tela isang cancer at kahit anong gawin mo ay hindi basta-basta nawawala at bumabalik-balik ito kung kinakailangan o kahit ayaw na ng pasyente ay walang magagawa. Diyan namang talagang napakalupit dahil may tama na siya nga ng dalawang baril sa kanyang balikat ay nakatakas pa. Talaga naman napailag pa dito sa mga kapulisan. At ewan ko ba naman sa mga pulpul na pulis sa dami-dami nila. Imposible namang hindi nahuli itong si Carlos. Sadyang ang daming katangahan talaga. Hindi talaga maintindihan itong si Direk kung sana naman naaabot ang kwento ng abot kamay na pangarap. Marami na nga ang nagre-reklamo at umaangal na kung sana nga ito patungo dahil napakagulo at paikot-ikot. Minsan matatawa ka na lang at mapapakanta ka na lang sa kanta ni Sarang, paikot-ikot, ikot-ikot. Kabilang banda, ito naman si Justine ay tela na papagod na nga dahil gusto nang mag-surrender. Dito kasi ay makikita natin na tela magpapaalam na nga siya kay Giselle at aalis na ng FX. At dito na may pipigilan siya ng kanyang ina na kailangan siya ng FX at hindi pwede na basta na lang niya iwan ang FX. Subalit mag-i-incest itong si Justine at kapag hindi umano tumigil itong si Zoe at ayaw magtino sa kanya ay iiwanan niya ang FX, ayaw daw niya ng gulo umano. Siguro nga ay nabulungan na naman siya ng kanyang dading si Eric na may pagkademonyo din ang ugali. Pagka makasarili, nais nito na alisin ang balakid na si Zoe dahil maaaring si Zoe ang hahadlang sa kanilang mga plano na kimkimin ang buong FX dahil unti-unti nang naamoy ni Zoe na meron ding kakaiba sa kanilang mag-ama na ayaw sabihin ng nila sa lahat. Kabilang banda, matapos nga ang pagsisisigaw ni na Annalyn, London at Regan, pati itong si Harry ay nahimasmasan sa kaniyang sama ng loob at sakit na dinadala na bawas-bawasan ito dahil na-release niya ang pain at ang bigat sa kaniyang loob. Nagpapasalamat siya kay Annalyn na kahit papano ay natulungan siya nito, subalit talagang malungkot siya at hindi maiwasan ang kaniyang nararamdaman sapagkat punong-puno nga siya ng hinanakit dito sa kanyang daddy dahil hindi man lang umano iniisip ang kalagayan ni Harry at naging makasarili. Iniisip lang nito ay kung paano mabawi itong si Lynette kahit nakapamakan at kahihiyan na ang naidudulot nito sa kanyang mga anak. Umaasa si Harry na balang araw makikita niya ang kanyang ama at makakausap niya ito at makukumbinsi na lang na sumuko na lang kesa habang buhay siyang magtago. Matapos nga mga pangyayaring yun, ito nga si Carlos ay nagpagalagala ngunit hindi na nga siya basta-basta na magpapakita sa mga tao. Malaya siya na magtatago ngunit hanggang kailan? Samantala, ito namang si RJ. Matapos nga niyang marinig mula sa mga bibig ni Lynette na siya pala ay mahal pa rin ni Lynette sa kabila ng lahat at sa dami ng pinagdaanan nila ay masaya siya at kinikilig pa siya habang minumuni-muni at inaalala ang mga sinabi ni Lynette sa kanya. Hindi siya makapaniwala na mahal din pala siya ni Lynette at tinatago lang talaga ang pag-ibig nito sa kanya. Ngayon naman ay klaro na kay RJ ang lahat-lahat kung kaya't gagawin na siya ng hakbang lalo na at wala na nga itong si Carlos na hadlang sa pag-iibigan nilang dalawa. Oras na para maging masaya nga itong si Lynette at ipadama ang tunay na pagmamahal. Dito nga ay kinausap niya itong si Lynette upang sabihin ang totoo niyang nararamdaman. Sinabi ni RJ na oras na umano na iparamdam kay Lynette ang totoong pagmamahal na dapat ay deserve niya. Deserve niya na mahalin ang totoo at hindi dapat lukuhin at saktan. Deserve din niya na maging masaya ang buhay at hindi maging miserable sa taong hindi naman talaga niya gusto.
deserve niya ang makatuluyan sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Subalit magugulanta nga itong si Lynette dahil biglang may kumakaluskos. Sa may di kalayuan, nakatingin ang demonyo niyang dating asa-asawa na walang iba kundi itong ngang si Carlos na nagngingit-ngit sa galit habang nakita na hinahuwakan ni RJ ang mga kamay ni Lynette. Hindi siya makakapayag na ang kini ni RJ ang kanyang minamahal na si Lynette. Si Lynette ang sumisira sa buhay ni Carlos sapagkat lokong-loko si Carlos sa pag-ibig niya kay Lynette. Abangan ang mga next episode kung ano ang gagawin ni Carlos sa nakita niya.